marami akong pinagbago. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin. Miss Ethel, kanina na pag-usapan, no? Sabi nga, mas professional ka ngayon. Aminado ka naman, may mga pagkakamali before. Oo. Ano yung nagpamulat sa mata mo na kailangan baguhin ko na I have to be more professional, I have to be ano? Hindi, walang ano eh. Ganun talaga. Darating talaga yun eh. Parang ano to, parang pusa ko nang naramdaman, ganun. Na parang, hindi ako pwedeng ano ha, pasaway. Oo, kailangan. Ano yung ito? Kasi parang ang tagal eh, na nagkaroon ako uli ng ano. Parang bumalik nga, umikot uli yung mundo na doon ako nag-start single eh. Bumalik siya, umikot. Tapos, ang second show ko rin noon dati is Extra Challenge. Tapos, gumana nila, umikot uli siya. Parang umikot uli siya. Oo, yes. Tapos, ito na may pangalawang show ko, itong Nakwa Chica. Sabi ko, parang nakakatuwa na parang nag-reincarnate na sabi ko, dapat mag-iba naman siya kasi dati may magulo yung buhay ko dati sa yes. Yung jealousy ng family tsaka love life. Ayoko na siyang mangyari ngayon. Sana maayos ito siyempre. Siyempre, tanda ko na naman. Alam ko na rin naman na siguro kung ano yung kahit ng plan ng magiging situation. Paano mong binago na pagiging isang ina? Ang isang Ethel Buba? Iba. Una, actually, una, hindi na ako umiinom. Okay. Yes, ayan talaga ang pinaka-problem ko talaga. Yossi, Lina, yan. Marami akong pinagbago. Mag-a-adjust para sa anak ko. Pasensya. Actually, pasensya talaga. Ikunin ako eh. Madali akong maingatay. Pero sa kanya, iba yung pagkasensya ko sa kanya. Yung kulit niyan, gano'n. Gano'n pala, mapapagbago ka ng bata. Ngayon ba yung matured na ako, parang na-matured ako nang hindi ko akalain na mangyayari sa akin dahil sa bata. Okay. Ngayon ba, mas ano ka na? Ingat ka na magbitaw ng mga salita? Yes. Na maaaring ano? Oo, yun din. Ingat na ako sa bawat salita na sasabihin ko. Kasi nga, siya ang iniisip ko. Kasi pagka nabash ako, sigurado madadama yung anak ko. Parang ganun. May mga ganun na rin kasi scenario before.